ang buhay na walang hanggan ay nasa sakramento na ito. Kung ang Katoliko umalis sa simbahang Katoliko, ibig sabihin, nagpasya na rin siya na talikuran ang buhay na walang hanggan at pupunta doon sa relihiyon na walang buhay. Kaya manatili tayo sa simbahang Katoliko at manatili tayong tapat. Huwag nating kalimutan si Kristo sa sakramentong ito sapagkat sinabi niya, "Do this in memory of me." Palakpakan natin si Kristo. Kaya dumating sa panahon na ako ay nagpasya. Lasa lang, Father. Mag-glob-glob na ako. Kaya dumating sa panahon na ako ay nagpasya na magkatuliko sapagkat ito ang tunay na simbahan. Noong May 29, 2011, halos 6 na taon ang nakalipas, patuloy ko na inaalala si Kristo sa sakramento na ito. At hindi lamang patuloy na nakikibahagi sa kanyang katawan, kundi isa na rin ngayon sa tagapagbigay ng kanyang katawan. Because for more than 3 years, I was served as an Eucharistic lay minister. Palakpakan natin. At during my baptism, ako po ay nangako na, "Lord, manatili ako sa simbahan na ito, ang simbahan na iyong itinatag na may buhay na walang hanggan hanggang sa huling pagtibok ng aking puso." Okay, thank you, Brother Paul. Lapakan po natin si Brother Paul. Actually, tomorrow, nandito po sila. Actually, may grupo, meron pang Assembly of God na naging Katoliko. So tomorrow at 9 o'clock, may testimony, conversion of a pastor or a Protestant pastor. Tomorrow, 9 o'clock, at meron tayong prayer healing rally dito sa St. Joseph, 9 o'clock hanggang 11:30. So hindi natin yung sarili sa banal na Eucharistina.